Kwento ito ng dalawa kong kabats noong high school. Kilala ko lang sila sa mukha. Pero hindi ko naging ka-close o kakilala man lang nung nag-aaral pa kami. Tawagin na lang natin silang Ami at Danica. Year 2015 nang magkaroon ng reunion ng Batch 95. Saktong 20 years after ng graduation. Nagkita-kita uli kami. Siyempre at nagkakumustahan. May ilang hindi na naka-attend at sa kung ano-anong dahilan. May maagang namatay. May hindi na makontak at kung ano-ano pa. Pero ang highlight talaga ng reunion ay nang magkita nga sina Ami at Danica. Nagkagulatan kasi hindi pa rin sila magkakilala. Tapos kasama ni Danica yung ex-husband ni Ami. Ang siste, hindi talaga magkakilala yung dalawang babae nung mga nag-aaral pa lang sila. Nagkakilala lang sila nung naghiwalay sina Ami at ang asawa niya. Tawagin na lang nating Jake. Kabit ni Jake si Danica at siyang dahilan ng pagkasira ng pamilya ni Ami. Ang matindi pa ron ay ilang buwan pa lang ang nakakaraan magmula nang maghiwalay yung mag-asawa. Kaya yung galit ni Ami, sariwang-sariwa pa. Wala kaming kaalam-alam sa ganap sa kanila. Hanggang sa noong pauwi na si Danica, ay hinabol sila ni Ami sa parking at doon kinumpronta. Hindi naman nagtagal ang gulo nila dahil naawat kaagad ng mga security guard noong magdakutan na ng buhok ang dalawang babae. Humingi naman ng pasensya si Ami dahil siya ang nagsimula ng gulo. Pagkaraan ng ilang buwan ay nakita ko ulit si Danica. Napadaan siya sa bakery namin sa palengke. Nakilala ko siya kaya kinumusta ko. Nalaman ko sa kanya na may sakit daw pala si Jake. Bumili lang pala siya ng gamot kaya napadaan siya sa palengke. Umalis na rin siya pagkatapos ng ilang kumustahan. Pagkatapos nga pala ng reunion ay gumawa kami ng GC. Naroon yung mga kaklose talaga namin sa mga kabats namin at naishare ko sa kanila na nakita ko si Danica. Naungkatuloy ang eksena nila ni Ami at may nakapagsabi na may sakit na raw si Jake tapos yung sakit niya ay skin disease. Parang eczema raw yata o psoriasis. Basta malalang sakit sa balat. Nagkabiruan tuloy na baka kinulam ni Ami si Jake tapos may nakapagsabi na si Kihor daw pala ang province ni Ami at hindi nga katakataka kung ipakulam nito si Jake lalo pat ilang buwan pa lang ang nakakaraan mula nang maghiwalay ang mga ito. Hindi ko alam kung sinong snitch sa GC namin o baka may iba lang talagang nakapagsabi kay Danica. Dahil ilang buwan muli ang nagdaan, may ka-GC kami na nagkwento na nagpabarangay si Ami dahil ginugulo siya ni Danica. Pinagbibintangan siya na nagpakulam kay Jake. Sabi pa'y nagpabalik kulam raw si Danica at inihintay na lang na magsugat-sugat din si Ami. Invested na talaga kami noon sa mga ganap sa buhay ng dalawa kaya halos araw-araw ng laman ang GC namin. Hanggang sa isang araw ay may bagong chismis na naman sa GC. Yung ex-husband ni Danica ay may sakit na rin sa balat. Gulat na gulat kami sa nalaman namin na may asawa rin pala si Danica noong naging kabit niya si Jake. Ibig sabihin ay dalawang pamilya palang sinira nila. Pero ang malupit, yung ex ni Danica ang nagsugat ang balat noong nagpabalik kulam siya. Nangangahulugan na walang kinalaman si Ami sa nangyari kay Jake. Ang huling balita namin ay kinasuhan na talaga ni Ami sina Jake at Danica. Pati yung ex ni Danica ay nagkaso na rin laban doon sa dalawa. Gumaling si Jake at ex ni Danica dahil nagkapatawaran sila para lang matigil ang pangungulam. Pero tuloy pa rin ang kaso. Sabi ng isa kong ka-GC, may nakapagsabi sa kanya na hindi karamdaman sa katawan ng parusa ni Ami kay Danica. Ipinakulam din daw ni Ami yung dalawa pero mas matindi ang ginawa niya. Habang buhay na kamalasan at kawalan ng pag-asenso sa buhay raw. Sa totoo lang, kitang-kita namin ang epekto nun dahil si Jake na dating naka-Ford Everest ay nagta-tricycle na lang dahil nabenta na yung sasakyan. Nadamay raw kasi sa layoff ng kumpanyang pinagtatrabuhan niya. Tapos si Danica naman ay unti-unti ring nalugi yung mga food stall na negosyo.
Share ko lang po itong karanasan ng aming pamilya. Nung nagkaroon kami ng family reunion last December 2021, malaking pamilya kami. 12 magkakapatid sina mama. At lahat sila ay may sari-sari ng pamilya. At ang iba pa nga ay may apo na. Kagaya nila Tita Margie, Tita Nena, at Tito Richie. Sila kasi ang pinakamatanda sa magkakapatid. Halos nasa 100 kami na magpuntahan sa lumang bahay nila Lolo. Hindi naman po sa pagmamayabang ay may kaya sa buhay ang angkan namin. Nagmula sa Spain ang ninuno ni Lolo at dumating sila rito bilang mga hasyendero. Yung lumang bahay na pinagdausan ng reunion namin ay nakatayo pa noong 1800s. Sa palibot noon ay may malawak na taniman ng iba't ibang klase ng prutas na dati ay binibenta nila Lolo. Pero ngayon ay for family consumption na lang. Dahil na rin sa pagkaunti ng puno. Dahil na rin natayuan na ng ilang building na ginawang apartment. Nag-celebrate kami ng 3 araw. Mula December 24 hanggang 26. Dahil birthday ng apo ni Tito Margie ang December 26. Nagkakasiyahan kami. Pero naroon din ang takutan. Lalo na rin sa bahay. Papaano ba naman? May natatanaw kaming babaeng nakapang Maria Clara outfit na nakadungaw sa isa sa mga bintana kapag gumagabi na. Sa labas kasi kami nagpa-party. Bukas ang mga ilaw sa bahay dahil party nga. Nakasarado naman ang mga bintana dahil nanghihinayang sa aircon. Pero kapag lumalapit ka sa bintana ay makikita yung anino mo dahil sa mga ilaw. Yung isa kong tito ang nagturo ng silhouette ng isang babae sa isa sa mga bintana. Biruan pa nga namin ay si Imelda Marcos yun dahil sa hugis ng buhok at sa butterfly sleeves niya. Marami sa amin ang nakakita noon pero hindi naman namin pinansin dahil mga lasing na kami noon. Kinaumagahan, habang nag-aalmusal ay nagkwento si Tita Bobot na hindi siya makatulog ng maayos dahil may naririnig siyang palakad-lakad sa kwarto nila. Pero kapag tinitingnan niya ay wala siyang makitang naglalakad. Halos maiyak siya sa takot nang banggitin namin ang tungkol sa babae sa may bintana. Sakto pa naman na dun yun sa kwarto na ino-occupy nila. Sabi ni Lolo ay baka raw naingayan sa mga nagpa-party. Nang sumunod na gabi ay sa may hagda naman nagkaroon ng kwentong katatakutan. Dahil nga sabi ni Lolo na baka naiingayan sa amin yung mga kaluluwa sa bahay ay maaga kaming tumigil sa pagpapatugtog at pagkakantahan. Pero nasa labas pa rin kami at nagkukwentuhan. Christmas Day na yun ay naghanda naman kami para sa birthday. Habang busy kami sa kwentuhan, ay tumawag ang isa kong pinsan sa asawa niya na nagbabarbecue. Mangiyak-ngiyak yung pinsan ko. Kasi hindi raw makababa, may lalaki raw na nakaupo sa hulihang baitang ng hagdan. Pero wala itong ulo. Nagtakbuhan kami papasok sa bahay at nakita yung pinsan kong si Ria na nakatayo sa may dulo ng hagdan. Tiningnan namin yung landing at wala naman kaming nakita ron. Umakyat yung asawa niya at napasigaw si Ria. Dinaanan daw kasi ng asawa niya yung lalaki at bigla yung nawala. Yung isa kong tito ay nagbudbod ng asin sa may hagdan at nagdirik pa ng kandila. May ibang pagpaparamdam pa na parang may nakikita kaming dumadaan sa gilid ng mata. Pero kapag tinitingnan ng direkta, ay nawawala naman agad yun. Minsan ay amoy ng napakabangong bulaklak na may halong matamis na prutas na hindi maipaliwanag. Tapos minsan ay biglang lalamig sa isang kwarto. Sabi ni Lolo ay dapat siguro na may magstay na talaga sa bahay na yun. Imbis na pinapalinis lang sa caretaker para hindi yun pamahayan ng mga espiritu. Kaso, wala naman ni isa sa amin na may gustong manirahan doon dahil nga sa takot sa mga nag-o-occupy na noon. This year, may reunion uli kami at doon uli gaganapin sa lumang bahay. Pero bago raw kami pumunta roon, ay papabindisyonan muna uli ni na Lolo para safe kami, lalo pa't maraming bata sa pamilya. Hello mga kapasta, ako nga pala si Cecil.
May kwentong aswangan sana akong gustong ibahagi. Taong 2018 na magkaroon ng reunion ng batch namin nung high school. Excited akong pumunta nun. Kasi syempre, ipagmamalaki ko yung tiyan ko. Lalo pa at pangarap kong baby girl ang ipinagbubuntis ko noon. Sa sobrang excitement nga, ay maaga kaming nakarating ng mister ko sa venue. By the way, alumnos din kasi ng eskwelahan namin noon ang mister ko. Ahead lang siya sa akin ng 2 taon. Kaya halos kakilala niya rin ang batchmates ko. Ayun na nga, maaga pa lang ay nasa venue na kami. Katulong pa nga kami sa mga nag-check ng mga pagkain, upuan at etc. 4 na buwan pa lang noon ang tiyan ko, pero medyo malaki na. Yung isang lalaking utility na nagwawalis-walis doon sa may damuhan, napansin ng mister ko na tingin ang tingin sa akin. Tinanong pa nga ako kung kilala ko raw. Baka raw isa sa mga batchmates ko. Siyempre kako hindi. Kasi medyo maedad na yung mama. Hindi ko na lang pinansin. Sa halip ay kumain ako ng dumplings na nakahain para sa mga nag-aayos. 7:00 nagsimula yung program. At ini-announce pa talaga ng MC ang pagbubuntis ko. Hindi lang naman ako ang buntis doon. Kaya pati yung 3 ko pang kabatchmate na lobo na rin ng tiyan ay pinapunta sa gitna para i-congratulate. Yung isa sa amin ay kabuwanan na. At baka nga raw mapaanak pa siya on the spot dahil napakasaya niya. May picture taking syempre. Tapos nagkatuwaan na magpa-picture kaming mga buntis. Mula sa pinakamaliit na tiyan hanggang sa pinakamalaki. Nakakatuwa. Kaso traditional photography ang ginawa. Kaya hihintayin pa namin na ma-develop yung pictures. Nung kukunin na namin ng mister ko ang pictures namin, ay tinanong kami ng photographer kung kakilala ba namin yung isang taga-utility na nanghihingi raw ng picture namin nung 3 ko pang kasamang buntis. Sa pagkakadescribe niya dun sa mama, ay yung nagwawalis sa damuhan ang naalala namin. Nagtaka kami kung bakit siya humihingi ng pictures. Mabuti na lang at hindi siya binigyan ng photographer. Pero napansin daw nito na pinapanood kami ng mama na yun. Galit na galit ang mister ko at gustong kausapin yung utility. Pero pinigilan ko na lang. Sabi ko na lang ay sabihin sa organizer na may nakuha silang creeping tauhan. Ganun na nga ang ginawa namin. Na-alarma pati yung iba pang buntis. Ang naisip namin ay baka miyembro yun ng sindikato na nangunguha ng mga bata. At baka aabangan kaming makapanganak. Or worst, kidnapping kami at puwersahang kunin ang baby namin. Medyo naging bangungot ang reunion na yun. Lalo na para kay Laika, yung kabuwanan ng tiyan. Kinabukasan kasi after ng reunion ay isinugod siya sa ospital. Akala nila ng mister niya ay manganganak na siya. Yun pala'y stillbirth ang bata. Iyak nang iyak si Laika noon at nagsisisi na umaten pa ng reunion. Baka raw na-stress ang baby niya kaya nagkaganon. Yun namang asawa niya ay nabanggit ay baka aswang yung utility dahil nilapitan daw nito si Laika at hinipo ang tiyan. Tanong daw ng tanong kung lalaki o babae ang pinagbubuntis at kung ano ang ipapangalan. Sobrang friendly daw at huli na nang malaman nila na kakaiba palang kinikilos noon sa mga buntis sa reunion. Gusto ngang ipakulong ng mister ni Laika yung mama, kaya lang wala namang maikaso. Ako naman, naging kabado sa mga susunod na gabi ng pagbubuntis ko dahil sa takot na akong sumunod kay Laika. Lalo pa nga at nang makaraan ng reunion ay may mga naririnig kaming naglalakad sa bubungan. Sa sobrang pag-aalala namin, ay pinatira namin sa bahay ang 2 kapatid na lalaki ng mister ko para may kasama ako kapag nasa trabaho siya. Lagi rin akong may bawang at asin sa bulsa at hindi ako umaalis ng bahay unless may kasama ako. Mabuti na lang at nairaos din namin ang pagbubuntis ko at nakapanganak ako ng maayos. Magpo 4 years old na ang unikaiha namin ngayong December. Sana'y kaidara niya ang anak ni Laika kung nabubuhay ito.
Magandang araw po sa lahat. Tawagin niyo na lamang akong Bea. Sana'y mabigyan pansin ito ng ating butihing narrator. Ang aking Lola Amita ay may kapatid na si Lola Arisa. Dalawa lamang silang magkapatid, pero ang anak ni Lola Amita ay lima, samantalang pito naman ang kay Lola Arisa. 16 years ang tanda ni Lola Arisa kay Lola Amita. Kaya naman ang makapag-asawa si Lola Arisa ay naiwan nga si Lola Amita sa puder ng mga magulang nila at siyang naging tagapag-alaga ng mga ito hanggang sa sila'y mamatay. May asawa at mga anak na rin naman si Lola Amita nang pumanaw ang mga magulang nila. Pero dahil hindi siya nanirahan sa malayong lugar, kagaya ni Lola Arisa na mula sa Quezon ay nanirahan sa Jensan, ay siyang namahala sa mga ari-arian ng kanilang mga magulang. Hindi na nga raw nalaman ni Lola Arisa na wala ng kanilang mga magulang dahil nawalan sila ng komunikasyon. Nagkumustahan lang uli ang magkapatid nung nausong internet at doon muling nagkaroon ng ugnayan ng magkapatid. Doon na nga rin nalaman ni Lola Arisa na matagal nang wala ang kanilang mga magulang. Nang mga panahong yun ay mahina na si Lola Arisa at mahihirapan ang makapagbiyahe pabalik ng Quezon. Nagpasya silang si Lola Amita na lang ang pumunta sa Jensan. Kaya lang ay hindi naman din magawa ng paraan dahil mahal ang pamasahe at walang makakasama kay Lola. Ang nakalulungkot lang ay hindi na nga nagkita ang magkapatid. Taong 2013 ay namatay si Lola Arisa. 2016 naman si Lola Amita. Sa pagkamatay nila ay medyo lumamlam uli ang koneksyon ng mga anak nilang naiwan. Hanggang sa makipag-ugnayan uli kina Mama ang mga anak ni Lola Arisa through Facebook. Nagplano sila na magkaroon ng reunion para magkakilakilala naman daw ng personal. 2019 ay nagkita-kita sa personal sina Mama at ang mga pinsa nila, kaya lang ay hindi naging maganda ang pagsasama na yon dahil naungkat ang tungkol sa lupain ng mga magulang nila Lola. Naghanap ng kaparte ng pinagbentahan ng lupa ang mga pinsa ni Mama. Nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan dahil tutol ang mga kapatid ni Mama na bigyan ng mga pinsa nila dahil wala naman daw ambag sa pagpapalago ng lupain ni Lola Arisa dahil nasa malayong lugar ito. Isa pa'y napakaliit lang daw ng napagbentahan ng lupa. Payag naman sana si Mama at isa pa niyang kapatid na partihan ng mga pinsa nila. Kaya lang, tatlo sa mga kapatid nila ang ayaw, kaya nagkagulo. Nang umuwi sila rito sa Quezon, ay pinagbablock nila sa Facebook at sa iba pang social media ang mga pinsa nila. Sana raw ay hindi na lang sila nagkita-kita dahil nagkasamaan lang ng loob. Panahon ng pandemic nang matuklasan ni Tito Guido na tinangka siyang kulamin ang pinsa nila dahil sa ilang sinyalis. May karunungan kasi si Tito Guido at kung minsan ay nanggagamot ng mga nababarang at kulam. Kaya alam niya kung may tumira sa kanya. Sabi raw ng kanyang gabay ay yung mga pinsan niya sa Jensan ang nagtatangkang magpaktol sa kanya. May mga kagrupo si Tito Guido na may alam din sa lihim na karunungan at nagpatulong siya sa mga yon na gantihan ng mga pinsan niya. Lalo na raw yung nakaisip na kulamin siya. Pinagtatawanan ni Tito Guido ang mga pinsan niya dahil nagbayad pa raw ang mga yon para ipakulam siya. Pero hindi naman umubra. Tapos ay siya raw mismo ay may kaalaman. Kaya nagkamali ng kinalaban ng mga yon. Ang ginawa ni Tito Guido ay tinatawag na rebuelta na kung anuman ang ibinatong parusa sa isang tao ay babalik sa nagpadala noon. Para malaman kung anong nangyari sa mga pinsan nila, nagpagawa ng dummy account sa Facebook si Tito Guido para ma-stalk ang mga yon. Dalawa sa mga pinsan nilang namatay dahil sa COVID. Pero sabi ni Tito Guido, ay dahil yun sa kanya. Pinipigilan na siya ni Mama at ng iba pa niyang mga kapatid. Pero ayaw niyang magpaawat. Hanggang nararamdaman daw niya ang kasamaan na ipinadala ng mga pinsan niya, ay gaganti at gaganti siya. Totoong karanasan namin ito ng aking mga barkada noong nagkaroon kami ng isang munting reunion.
Ako nga pala si Jella. Sulit ka pasta. Since 2020. Nung nagka-pandemic, libangan ko itong channel ninyo, panlaban sa bagot. Matagal ko nang gustong i-share itong kwento ko. Pero naisip ko na parang hindi naman ito sobrang nakakatakot. Kagaya ng ibang experiences na isinishare dito. Tsaka baka wala ring maniwala. Pero magbabaka sakali pa rin ako. Baka swertehe na mapili at maisalaysay ito. Ito kaming magbabarkada. Si Patricia, si Katrina, Daisy, Ashong, Warren at Jeko. Nabuo ang pagkakaibigan namin noong mga estudyante pa lang kami. Ang iba sa amin ay magkakakilala na mula elementarya. Pero ang iba ay nagkakilala lang noong high school at college. Sa totoo lang ay mas marami pa kami noon. Pero sa katagalan ay nagkahiwa-hiwalay na nga at nawala ng komunikasyon. Nagsimula kaming magkahiwa-hiwalay after nung college graduation. Yung iba ay hindi na nakapagtapos pero nakapag-abroad bilang domestic helper o kaya ay crew sa mga restaurant. Yung mga swerte naman na makagraduate, kagaya ko, ay nahirapang humanap ng trabaho at bumagsak pa sa depresyon. May iba na nakapag-asawa kaagad at lumipat ng probinsya hanggang sa halos na hindi na kami nakapag-usap-usap kahit man lang sa Facebook. Nagkaroon ng milagro bandang 2013. Nag-set kami ng reunion at sa wakas ay natupad yun. Kaming pito lang nang nabanggit ko dahil kami lang ang available. Nagpunta kami sa Batangas dahil yun ang malapit na city na okay yung mga beaches. So nag-rent kami ng cottage for 2 days and 2 nights. Sulit naman dahil masarap ang food. Maganda rin ang lugar. Nagkaiyakan pa nga kami at some point dahil naalala namin yung mga times na mga bata pa kami at thesis pa lang ang problema o kaya crush na hindi kami na-crash back. Nang pabalik na kami ng Manila, nagplano na uli kami ng panibagong reunion next year. Si Jeko ba naman ay biglang nagmura. Nag-check kasi siya ng pictures at videos sa digicam niya at itinuro niya sa amin na may kasama kami sa picture na hindi talaga namin aktual na kasama. 4 yata o 6 na pictures ang siningitan ng isa pa naming barkada na si Pamela. Kaya lang ay wala na sa mundo ng mga buhay si Pamela. Namatay siya a year ago bago ang reunion namin. Kasama nga namin siya nagplano ng get-together. Kaso hindi niya naranasan yun dahil namatay siya sa panganganak. Mas kinilabutan kaming lahat nang makita naming dumaan din sa isang video si Pamela. Nagtatakbuhan si Warren at Jeko at Ashong papunta sa dagat. Tapos si Daisy nagbibideo nang gumalaw ang camera. Dahil tinawag ni Patricia si JC ay nahagip ng camera si Pamela na parang tumaan sa gilid. Para siyang buhay na buhay sa mga kuha niya. Dahil hindi siya totally apparition lang, kundi solid na buhay na tao talaga. Kaya lang ay nagkaroon ng aberya. Parang galit pa yata sa amin si Pamela. Dahil out of nowhere ay nag-swerve ang pagdadrive ni Warren. Ang sumunod na eksena na lang ay nagsilabasa na kami sa van na bumangga sa puno. Hindi naman kami nasakta ng grabe pero yung digicam ni Jeko ayaw nang gumana. Nabitawan niya lang naman yun pero hindi nabagsak at nadurog. Nabura lahat ng laman nun at walang natira kundi pictures namin sa mga cellphone namin. Nakatakataka na walang mga pagpo-photobomb ni Pamela. Parang nagpakita lang talaga siya sa amin sa digicam ni Jeko. Tapos ayun na, ayaw na niyang ipakita sa iba. Okay naman kaming lahat at insured ang ba ni Warren. Wala ring naniwala sa amin tungkol kay Pamela. Pinaghihinalaan pa nga kami ng mga lasing o naka-drugs kaya kami na aksidente at kung ano-ano raw ang ini-imagine.